Hi guys, this is Benji again, and welcome to our new episode of our podcast, The Voice of Experience. And Benji here, Benji Palaran, and like to share our insights and our experiences regarding this topic, di ba? Before we do a sharing ng topic na ito, I welcome my beautiful wife, Jelly Palaroan. Yes, hello guys. Thank you for tuning in. Yan. So, kakatapos lang ng ating, patapos na yung ating long weekend. So, nakapagpahinga at marami ring mga reflections and talagang isip-isip namin yung mga susunod na topic ng aming podcast. And syempre, naka-rest din kami sa long weekend, and this is the last weekend, last day ng holiday, and balik na tayo sa realidad. So, ang topic natin for today is breaking the cycle, understanding toxicity in Filipino culture. Siyempre, yes. My dear. Marami tayong pag-uusapan today. At saka, mostly tatama sa inyo. Sa puso, tagus-tagusan, sabi daw. Kasi ito ay mga Filipino culture, which is related sa ating mga parents, sa mga kamag-anak natin, at sa mga ginagawa natin sa society as a Filipino. Yan. This is, ganap na to sa culture natin. So, pinili namin yung toxic dahil kasi importante ito at na-experience rin namin ito. Right, dear? Yes, that's right. Minsan, magugulo, oo, ginagawa sa amin yan. Yan yung mga sasabi niya, oo, na-experience ko yung ganyan. So, ito yung aming mga experience ng mga toxic culture, Filipino culture. Yan ang, di ba? So, may mga magagandang asa ng Filipino, may hindi. Wala namang perfecto na culture. Mm-hmm. Andyan yung pros and cons. So, unang-una, di ba? One toxic culture na isang bilin mo is crab mentality. Yan. Paano ma-share mo dito? Ako, marami ako ma-share dito sa crab mentality. Sige, simulan mo. Ano ang story mo sa ano? Well, crab mentality. Alam mo naman, pagdating sa mga professional life natin, I'm working for a call center, sinabi ko ito sa mga few episodes natin, na I'm running for a promotion. Kasi if you are now a call center agent, di ba nasa floor ka? May tinatawag na floor kung hindi mga call center agents. Doon nagko-call. Nagko-calls, di ba? Yung nagkakaan din ang call. Kasi syempre, napapagod ka rin, nakakasalita for almost years. So, kailangan mong magbago ng work. So, napunta ako sa workplace officer. Ano yung function ng workplace officer? Yung function ng workplace officer, siya yung gumagawa ng mga schedule, service time, service status ng project, di ba? Ng isang account. Yung account, yun yung handle ng buong mga call center. Kasi may tinatawag na account eh. Yung account eh, simba, Circuit City. Yan. Wala na Circuit City na login eh. HP, Hewlett Packard. So, sila yung nag-schedule ng anong oras yung papasok yung agent, kailan, anong oras magbe-break, anong oras ang ano, para hindi bumagsak yung service level ng isang project o isang account. So, kami yung nag-check ng service level. Yun yung work ngayon. So, ongoing ako ng nag-promotion. Kaso may kasabay ako. Isang girl na yun. So, dear, hindi pa kita kilala na yun at the time. So, syempre, alam mo naman sa work, pakita ang gilas, ganun, everything. Ang experience ko dyan is, yung experience ko dyan is, yung girl is kachokaran ng mga staff. Ng workplace officer. Hindi ako kachokaran nila. Kasi, sino ba ako? Close sila. Close yung babae sa ano? Oh. Sa mga boss?
isa yan sa mga boss, sa mga doon, yung mga senior. Anyway, so work seniority. So ako, syempre, isa lang ang baguhan lang doon na ano, so I try my best to be professional and do the works. Binibigyan ako ng work, kaso hindi nila tinuturo lahat. Mas favor nila yung doon. May favor. At gumagawa sila ng way na ma-underperform ako sa harap ng boss. One thing na feels ko yun yung syempre may kanya-kaya may rest day. Kaso may mga updates about doon. Hindi ako i-inform sa mga updates ng mga senior. Kasi bet nila yung isa eh. Tapos kaibigan nila yan. Tapos ako naman, hindi ako masyadong ano. Alam ko, kailangan makisama. Eh, kasi syempre, mas bet nila yung kabila kaysa sa akin eh. Kapag gusto nila yun, pumasok doon sa akin. Secondly, yung kung yung babae, yung girl ng ano ko, she'll make a way na ipunta ako sa mahirap na situation pagdating sa workplace. Kasi kung nag-workplace ka, nagsasalita ka, nasabihan mo mga agent, o bakit mataas yung AHT mo? O mataas yung ano, yung hold time mo? Di ba may hold time, naalala mo yun? May sisigaw. Tatawag, kukontakin mo yung TA kasi may walkie-talkie dati sa floor. Di ba nakikita may walkie-talkie mga TA? Oh, yung agent mo, masyado nag-hold ng matagal. Kasi di ba kung hold natin is 1 minute and 30 seconds yung hold. So sasabihin ko yun, kaso yung TL na yung TL na yun, bet din yung nagsasabi na kung akong magko-call, hindi nila papansinin. Ang yung kung ang babae ang magko-call, yun yung papansinin nila. So parang ina-outbet na ako doon. Win-win ako niyon at the time kasi nga kasi ang iniisip nila sa akin at the time na paito na promote. Hindi siya parang hindi siya yung willing i-promote kasi nga hindi ako mataas yung QA ko. Masipag lang ako. Wala akong absent. Tapos ano, nakuha ko lang yung best call recording at that time. Yun yung ano eh, yung start, tapos na-promote ako. Tapos nagtataka yung iba bakit yun, may mas magaling pa ako dyan, mas magaling pa ako sa'yo. So yun yung nangyari. Until mag-underperform ako sa work ko niyan. Kasi nga, hindi na ako tinuturuan. Kasi yung work ng workplace is detailed eh. Detailed work. Yun yung problema doon. Detailed work. Kung hindi ka tutorial ng mga formulas, mahirapan ka. Oo, syempre, part ng training yun eh. Eh, workplace analytics ka dun eh. Kasama yun, i-check mo yung service level. Until nung na-realize ko na hindi ako pwede ito, balik na lang ako sa floor. Yung sabi ko, nagpaiwatig na ako na balik na lang ako sa floor. Kung ganito lang ang buhay ko, mangyayari, balik na lang ako sa floor. Tayo na lang yung promotion. Diba? Kumbaga, ano, sinabotage nila yung, ano mo, promotion. Oo. Gumawa sila ng way to pull you down. Ito yung masakit. Siyempre, yung nag-promote sa aking TL, masama loob. Kumbaga, siyempre, nirecommend ka eh. Pinromote ka eh. Tsaka, once na na-promote ka, kahit i-question pa yun ng ibang tao, ang mahalaga doon, yung nag-promote sa'yo, yung boss mo, yung TL mo, your manager, may nakita, they saw something in you. Kaya ka nirecommend, kaya ka pinromote. Kumbaga, nilagay ka dun sa training ng workplace na yun. Dahil nakita nila na, syempre hindi naman laging dapat pasado, mataas yung QA, ganun. Syempre nasa attitude din yan eh. Sabi mo, masipag ka, di ka nag-absent. So, kumbaga, plus factor mo rin yun. Yun nga lang, as part in the workplace, yun nga, sa crab mentality, imbis na i-support ka sa iyong success, meron dyan na ida-doubt ka, pagkichismisan ka, it's part of it eh.
Kaya ano, may ipupunahin sa iyo yung mga pagkukulang mo, imbis na mag-focus sa kung ano yung what you do best. Nangyayari talaga, which is nakakalungkot lang. Oh, kasi yun yung bilib na bilib ako sa call center. Kaya bigla akong nag-isip na hindi ako pwede dito sa ganitong setup sa corporate ladder. They call it corporate. Tsaka part din na nga, no? Office politics, you know? Kaya, office, part of it, eh. Part of it, yeah. But naisip ko, gusto kong magnegosyo. Ito yung sarili ko. Kasi walang tutulong sa akin. Kasi I don't want to be, alam ko may positive side ng SIPSEP. May negative side. But it depends. Diba? But, kumbaga ikaw talaga, focus ka sa yung performance. Which is, dapat, gano'n naman talaga. Kaso, ngayon hindi. It's not the way of the game. The way of the game, kailangan tip-sip ka, kailangan, don't be offended guys, ah. Totoo yan. Kailangan malakas ka, pakitang gilas ka. Yung sip-sip, for me, more on the word na, to make, better word for me to use is, makikisama. Oh, makikisama. Makikiride, kung ano yung, ano, ng agos. Sumabay ka lang sa agos. But, ano ako eh, lone wolf ako eh. So, kanya-kanya talaga. I have my own style. Oo. So, kaya ang maganda naman on your part, na experience mo yon, you learn something from it, and at the same time, naging aware ka na, okay. So, hindi pala ito yung gusto kong path. So, nagkaroon ka ng, kumbaga, opportunity na mag-business. At least, try mo na both employment and but business. I can go back if I want. Oo naman, anytime. I can go back on the industry. I can go back. But marami na kasing options. Eh. So, now, na hindi na, yun lang yung option ko. Wow. Tsaka yung, yun nga, yung sa crab mentality din, examples niyan, yung, for example, meron kang plano. Siyempre, excited ka. So, i-share mo ngayon yan. Pwede mo ma-share sa kapatid mo or sa parents mo, sa mga tito-tita mo or sa friend mo, mga loved ones mo. Pero, hindi lahat sila mag-support sa'yo. Yun eh. Oh. Yung kung ano yung plano mo, better na, siyempre, di naman lahat yan mag-yes. Uy, ang ganda ng ideal mo. Hindi naman sila 100% na sasang-ayon sa kung ano yung plano mo. Kasi diba? Meron at meron talaga na ano. One rule ko na ngayon, hindi na ako isasabihin ang pangarap ko sa mga barkada ko. Kasi sasabihin. One rule ko yun, natutunan ko sa buhay yan. Kasi nangyari na sa atin yan din, right? Yung we have plans, daw sinabi ko sa mga... Actually, nangyari din sa iba yan. Siyempre excited eh. Sa anak na, sa diba? Mga kapatid ko. Doon mismo sa mga kamag-anak, sa mga ano. Tapos kung sino pa yung mga kamag-anak mo, for example, business, 'di ba? Excited ko 'yung magbi-business. Pag share mo sa kanila, hindi lahat positive ang reaction. Or hindi ka tutulungan. Sasabotahin mo 'yan. Kaya nga I never get a lot of business or any business transaction pagdating sa family. Huwag ka rin mag-expect. So based from our experience, nangyari sa atin yan, yun nga, nag-share tayo ng, for example, about sa business natin, sa mga loved ones natin, hindi lahat nag-yes, at we learned na huwag mag-expect, especially from family members, sa mga relatives na, yun nga, na sumali sila sa business, or bumili sila ng product mo, ganyan. So, yung success kasi, may ibang tao na meron talaga na ayaw na ikita na successful ka. Totoo yan. Oo. So, ang may papayo natin, yun nga, stay private. Kung may plans ka, sige, go. Pero keep it to yourself muna. So, may idea ka and then you can also plan ano yung mga gagawin mo, step by step. So, pwede kang mag-diary na lang. Sulat mo dun yung nilalaman ng puso mo kung ano yung mga gusto mong i-share. Sa diary na lang. Wag na sa ibang tao kasi nga some people are not really happy and ayaw nila na makita ang successful kaya may iba pupunahin nila yung weakness mo tapos ida-down ka nila imbis na suportahan ka. So ano yan, realidad yan ng buhay. So
yun na lang gagawin natin. Stay private, don't share plans. I-share mo na lang pag sa tingin mo, ah, okay, nag-take off na siya. And then, nakikita mo na talagang magtutuloy-tuloy. Kumbaga, nagawa mo na. Oh. Versus gagawin mo pa lang. Kasi if gagawin mo pa lang, tapos share mo, may mangyaring hindi natin makainasahan. Diba? Which is hindi part ng plan. Pero dahil share mo yung plan mo, ayun, may nakita silang ano, or may pwede silang gawin. Diba? So, ingat-ingat lang. Be aware lang na it really happens talaga. So, nasa atin yung pag-iingat sa ating plano sa buhay. Yeah, but for me, may rule talaga ako. Sinabi ko sa'yo na hindi na ako nag-share. Siyempre, we learned from our experience. Oh. So, sa atin na lang dalawa yun. Tayong dalawa na lang magpa-plano. Sa iba, or sa mga kaibigan, barkada, na ako share na kasi nga, parang, even kamag-anak. Succeed in ano lang, silence. Mga kapatid ko, everything. Hindi na ako share sa kanila. Kasi, nangyari na sa atin eh, nasabotahin na tayo eh, na lalo ko tumutulong ka, tapos ikaw pa yung pagsasabing masama ka. I rather not. Yan. So, pagdating ngayon, so, yun yung aming experience pagdating dun sa ating number one toxic culture, ang crab mentality. So, number two, ito, masama kayo dito, is yung, ito na panood ko to sa almost lagi sa Tulfo. So idol mo si Tulfo. Hindi naman, napapanood ko lang sa Tulfo in action. Oh, kasi nga toxic ano nga siya. And talagang laganap siya. Problema. Sa pamilyang ano? Pamilya. Kasi ano nga 'yon? Ano nga 'yung toxic culture na 'yan? Treat kids as retirement fund. 'Yon. So So anong ano mo sa Tulfo? Ay, di ba, may napapanood tayo na yung nanay punta kay Tulfo tapos nagagalit kay... Nire-reklamo niya anak niya. Nire-reklamo niya anak niya na hindi nagbibigay ng pera o cheque. Yun. O tapos? Siyempre, ano yung anak? Umiiyak. Di ba? Bakit umiiyak? Eh, kasi patulfo eh. Tapos yung... Pinatulfo siya ng nanay niya. Kasi agulat siya. ha? Eh, kasi... Ba, hindi ka lang mabigyan ng pera ng anak mo, ano, itutulpo mo na, di ba? Parang, it's not right eh. Itulpo mo kung talagang, ano, talagang... May violence, ganun. Eh, kung talagang... May ginawang kaya, below the, ano. Kung kagaya yung, ano, nag-anak, tapos ng lima, tapos hindi niya binuhay, inilis niyan, binigay lang sa magulang, pwede yun, eh, kasi... Pwede itulpo ng magulang na ikaw, tatay ka ng anak mo, tapos hindi mo binubuhay, hindi mo sustento. Mga ganun. Kasi yung pero yung nanay, nireklamo yung anak sa Tulfo dahil hindi, dahil tumigil ata tumigil sa pagsustento. Kasi yata, pinahiya niya. Dentista kasi yata yung babae. Tapos yung nanay pumunta sa office, tapos doon nagtatalak, pinagsalitan siya ng mama sa mama, which is, very wrong naman yung kaya umiiyak yung anak. Sadly, kumbaga, yan kasi yung kinalakihan din ng mga magulang from year 60s to 80s or 90s. Kasi yung mga ideas na ganyan lumabas lang ng mga year 2000 na yung mga parents dapat ano automatic yun yung mindset nila. Oo. Kasi nga yun ang kinalakihan na kultura. Kumbaga tayo, dinidiscuss lang natin to understand. Oo. Actually, yung family-oriented, yun yung positive sa atin. Positive side yan. Kasi hanggat kaya natin tulungan, magtutulungan tayong pamilya, lagi tayong magkakasama. Pero yung negative nga doon, yun nga, pag mag-anak ng marami, kahit mahirap na, nakatira lang sa ilalim ng tulay, mag-anak ng marami, dahil ang pag-asa nila ay nandun sa mga anak. Hindi nila inisip na bubuhayin ko pala tong maraming anak na ito. Basta nasisip nila, maraming anak, blessing, which is wrong. Masyado kasing naging ano yun eh, yung sa religion,
masyado din kasing inano ng religion yan sa mga Pilipino eh. Oh, yung marami na. Okay. Oh, anak ng anak. So, blessing daw para ano. Saka, oo. Tsaka at the same time, yung family planning, hindi rin kasi na-open eh. So, to understand this toxic culture, kulang sa kaalaman sa family planning, naniniwala lang sila na binigay ng Diyos yan, blessing yan. Yung mga ganun ba? Kulang din sa ano, family planning education. Okay. Ano eh, for me, ano, education din for financial. Kasi not all the time na yung anak ang sasalba sa'yo. Eh, paano kung asawa yung anak? Kasi gagawa siya na ng pamilya, di ba? Oo, kaya dapat, kumbaga, ma-educate yung mga magulang na, yun nga, ngayon, yung mga, sa generation natin, kayo, na listeners namin, kung kayo man ay magkakaanak, tanggalin na natin sa ating mindset na ang anak ay mag-aahon sa atin sa kahirapan. In the first place, hindi kayo dapat magpakasal o mag-anak kung kayo ay naghihirap. So, dapat, kayo as a couple, husband and wife, pinagpaplanuhan nyo yung pagpapamilya. Hindi yung bigla na lang mabuntis, tapos wala pala kayong pampaanak, wala kayong pampagatas. Diyos ko, sinilang yung bata sa kahirapan na damay pa sa kanya. Ang sakit nun. Hindi, papaasa pa sa mga kapatid yung mga anak. Oo, dahil nga wala siyang ano, kumbaga, naging pabigat, nadamay pa yung hindi mga dapat madamay. And, yun nga, related dun sa retirement fund, especially yung mga breadwinners, yung mga panganay. Oh, yeah. Diba? Yeah. Oo. Like, so, syempre, hindi ko rin maano, kasi yan, naging part na ng culture nung sinaunang panahon pa eh. Hindi sila na-educate na ganito pala, mali pala ang epekto nito. So, ngayon lang yan, year 2000 something na, dapat maging ganito na yung mindset, hindi dapat ganyan, yung mga ganun. So at least unti-unti na open up yung mga Pinoy. Yung mga Pinoy ngayon smart na eh, which is good. So saka no, you unti-unting nagle-level up na tayo eh. You cannot say na originally ko to nag-aaral ka ta, pinag-aaral mo. So kailangan may duty kang buhay nako. Yun din. Yung mga parents, hindi that. Nila inisip kasi na responsibility pala nila yun. Oh. Hindi yung obligay mo yung anak mo, pinanganak mo yung anak mo, obligayin mo dahil ginastos mo, which is mali yun. Dapat isipin ng parents is, responsibility ko ang mga anak ko. Hindi obligasyon ng anak ko na ibalik sa akin yung mga ginastos ko or something. Oh. So, yun nga yung, that was the time na sinabi ng isa kong tita yun sa akin na nag-aaral ang pain yun, no? Tumulong naman ako eh. Yung kaya ko lang. Diba? Mm. Kasi may limit din yung tulong. Superman at saka hindi ka rin ikaw NGO. Hindi ka naman saka magano, magpapamilya ka rin. May pangarap diba? Ako. May buhay ako, diba? Oo. Diba, anak ka, lumaki ka, nag-college ka, graduate ko, nagka-work ka. Tulong ka ngayon. Pero darating yung time nga na magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya, ano na yung mangyayari dun sa parents? So, yung mga parents na nakikinig sa atin ngayon, na same generation natin, 2000 and up, is, kumbaga, isipin nyo na magkaroon ng retirement fund para yung mga anak nyo, kahit na may sarili ng pamilya, hindi na kayo maging, kumbaga, hindi kayo maging dagdag na pabigat sa mga anak nyo. Hindi na kayo magiging worries ang anak nyo, magiging mas maayos ang buhay nyo pag yung anak nyo nakapag-asawa na, tas kayo na lang maiwan mag-asawa. So, dapat meron din kayo nakalaan na pera para sa inyong retirement. So, napakalaga yan, retirement. Pagandaan po natin yan sa ating mga nakikinig ngayon, sa mga magulang. Very important. Kasing ano, hihingi ka sa mo, nakakaya, kakapalan mo yung mukha mo. Mm. Once, huwag lang lagi. Kasi may right ring pag no yung tao. May right yung anak mag no. Lalo na kung may asawa siya. Siyempre, magpaplano din yan sa kanyang future. Diba? At kailangan din ng pera doon. So, kailangan din niya mag-ipon. Paano makakapag-ipon? Paano makakapag-ipon kung retirement fund siya ng parents? Mauubos. So, may pangangailangan din. Kawawa naman. Pangangailangan din yung anak. Oh. May iba, tsaka may plano. Kung may pangangailangan ka, asa lang.
Kaso may iba rin pangangailangan yung... Yung anak, in the future. May pangangailangan rin ako. Oo. May pangarap ako, may buhay ako. Oo. Gusto kong marating. Yun. So, yeah. Okay? Yan. Okay. So, siyempre, related. Related. Topic. Isa pang... Parang ano ah, suwak na suwak sa'yo ah. Ah, suwak na suwak sa akin, talagang suwak na suwak. Lalo naman sa'yo, suwak na suwak rin sa'yo yan. Ah, ano yung pangatlo? Ah, ito. Ito yung utang na hindi pwedeng, hindi mababayaran kahit binabayaran mo na. Excessive utang na loob. Yan. Hmm. Na, yun nga, pag tinulungan mo, lagi may kapalit. Or, in-expect nila ang kapalit. May kapalit. Ito yun, sinabi ng tita ko to, yung I'm taking care of my dad. Na, kasi parang gusto ko ng, pwedeng ako naman, yung gusto ko, kailangan kong i-time ko yung sarili ko naman kaysa sa dad ko. Dahil kasi nga, alam ko, tandaan na si dad and everything. Sabihin ako niyon na pinag-aral ka ng tatay mo. Lahat-lahat. Pinag-aral ka ng ganun. May utang na loob ka sa tatay mo dahil pinag-aral ka, pinatapos ka. Tapos pipiliin mo yung sarili mo at saka yung family mo. That's a big question for me dahil kasi nakaka-offend dahil kasi pinag-aral ako ng tatay at nanay ko dahil duty nila akong pag-aralin. Hmm, responsibility ka nila. Mula bata hanggang pagkatapos mag-aral. Hindi mo pwedeng isangkal sa akin yung utang na loob doon kasi duty nila yung responsibilidad nila yun. Mm-hmm. At offending yun kasi I'm a family man too. Meron na akong sariling pamilya. Siyempre, sino pipiliin ko sa buhay ko? Siyempre, no offense. Piliin ko yung family ko, yung asawa ko, di ba? Mm-hmm. At anong sabihin nyo, tumulong ako. Hindi nyo ma-appreciate. Yan ba yun? Yung nakis eh. Kaya yung utang loob, hindi mo mababayaran yan kahit anong tulong mo ibigay. yun din yung toxic doon. Kasi nga, yun na rin yung nakagisnan nila na pag sinabing anak, ibinuhos lahat doon, pinag-aral, pinakain, binigyan ng damit, ganyan. So, hindi nila na-realize na responsibility pala yun ng magulang sa anak. Oh. Na hindi siya dapat kumbaga parang tawag nito. Gawing insurance. Gawing kang insurance niya. Yung kaya mo. Yung nga, utang na loob. Gawin parang utang. May utang ka sa parents mo parang ganyan. Kasi, ano yung next generation? Mali yun, no? Hindi na siya uunlad. Doon na lang siya. Oo. Oh, stagnant na. Napako na lang sa pagtulong, parang gano'n. I'm sorry, napagsabihan ko rin yung parents mo na, we have a line. Sabi ko, sa line. Tutulong ako sa kaya ko. Kung hindi ko na kaya, well, hindi na namin kaya. Hmm. Yun yung boundaries, the beauty of boundaries. Didiscuss din natin yan in the future episodes. Ayan. So, yun nga, utang na loob. Yung pagtumulong ka sa isang tao, matik, dapat may kapalit, which is mali siya eh. Kasi ba pag tumulong ka bukal sa loob mo, bukal sa mga friends mo, or tumulong ka sa ibang tao, parang utang na loob siya kaagad. Parang ganun. Uy, may utang ka sa akin ha. Yeah, pag tinulungan ka, sa future, ibabalik sa iyo. Uy, tinulungan kita sa ganito ha. Ganyan. Ipapaalala sa iyo yung tulong na ginawa mo. Which is mali yun eh. Kasi dapat bukal sa puso. Walang iniintay na kapalit. Yeah. Ganun din sa parents, nagluwal sila ng anak, pinalaki nila, pinakait, pinagraduate. Huwag nang umingi ng kapalit. Kumbaga, yung anak, dahil mahal na mahal sila nung anak sa magandang pagbuhay sa kanila, pagpapalaki, yon pwedeng pasasalamat na bukal sa loob, hindi yung inoobliga. Diba? Dapat bukal. Kung anong kayang bigay, be happy. Kasi yun yung bukal eh. Diba? Oh, syempre, hindi ipilit. Diba? Mali yung ipipilit. Kasi negative yun eh. Ipilit mo. Na-offend na sa'yo. Kasi kung konsensya ka. Yung tita mo kinonsensya ka. Hindi, na-offend ako eh. Kasi na-offend ka. Sasabihin sa'yo na... Kasi nga ganun yung mindset nila. Kala nila na ito na,
yung no, nakaka-offend. Hindi ko pa siya na pagsasabihan ko na ginano niya ako, baka sabihan ko na siya na who year are you na i-judge mo ako? Alam mo ba yung mga ginawang kabutihan sa magulang ko? Di ba? Oh, yung sacrifices mo. Yung sakripisyo ko. Alam ba niyo yun? Di ba? Ang gusto niyo lang yung side niyo, hindi side ko. Yung mga ganun ba? Ayan. Yung next is yung children not allowed to reason out. Or yung younger like younger years na. Bawal kang mga tuwiran, sumagot. Bawal sumagot. Kay daddy, sumasagot ka ba? Sumasagot ka kay daddy? Oo, sumasagot ka. Ano sabi ni daddy sa'yo? Kasi, ano eh, bakit ka, sasabihin niya sa akin, bakit ka labas ng labas, or sasabihin sa'yo, in a respectful way, sabi ko, ibe, kasi, yung way nila ng father ko na ako magsasalita, wala, bawal kong mga tuwiran. Kaya, rebelde ako eh. Kasi sinasabi ko yung gusto ko. Tsaka yung mga parents natin, ang nasa isip nila, lagi silang tama. Oo, lagi silang tama. But ngayon, kasi sila yung mas matanda, kumbaga, dahil mas marami sila experience, ganon. But ngayon kasi, yung new generation, lalo na yung mga internet, iba na yung information dissemination eh. Tsaka ano, ang nangyari kasi ngayon, self-express na. Dahil mental health, kaya ganyan. Na, so, kailangan express mo. Maangatwiran ka, pero hindi yung pabalang. Kumbaga, reason out, is ibibigay mo rin kung ano yung, kaya sabi sa'yo ni daddy, ba't kayo umuwi ng late? Kumbaga, sasagot ka lang na daddy, kasi ito po yung ginawa ko. Pero ayaw nga eh, ayaw makinig, ayaw pagsalitain eh. Oh, yun, kasi nga parang batas na yun eh. Yung batas. Saka yung the way na sabihin sa akin na sabihin nila na dapat ganito, ganyan-ganyan. Eh, kaso iba na eh. Hindi ko pwede sundin yung gusto mo. Kasi may iba akong style na gagawin. Yes. Yun doon naman papasok yung different parenting style. Kaya mahirap talaga maging parent. Kasi hindi uubra yung pagiging disiplinarya mong straight sa iba-iba kasi ang ugali ng mga bata. Iba-iba. Oh. Kaya yung sobrang yung kaya nagrebelde ka. Oh, nagrebelde ako. May tendency talaga. Yun ang magiging result eh. Kasi nga, kung ayaw mong pagsalitain yung anak mo, magrebelde nga. Kasi ako kasi iba dating eh. Hindi kasi nga nag-podcast ako at saka yung nag-podcast, di ba? Inaayos ko to. It's one of the reason because of that. Saka yung nag-YouTube ako. This is the reason of that. Kasi at the time nung bata ako, hindi ako makapangatwiran, hindi ako makapag-reason ako. Ngayon outspoken ka na. You speak your mind. I want to speak it out. Which is good. Yung experience ko. Gimay, nilabas mo lahat. Kaya mo yan. Ganako, love sorry. You. I want to speak it out. Yun yung kasi speak out lang. Speak out to share to be aware. Kasi ang hirap pag kinip eh. Magirebelde ka talaga, sasabog ka. Ayun, yung pag kinikip mo. Yun yung nakakaano ko eh. Tapos sasama loob mo, sa magulang mo. Nangyari na yun. Nangyari. Oh, kasi, which is yun yung negative effect ng toxic culture na yan. Eh, hindi mo pwedeng laging ikaw. Kasi may mga new information saka new ways to improve na ngayon yung mga bata. Saka yung younger years. Kaya minsan, hindi ako nagsasabi yung, hindi ko na sinasabi ngayon eh, kung may mas younger sa akin na ako yung tama. Ano yung sinasabi ko? Ano yung tama sa'yo? Doon ako papasok sa ano input. But it depends on you. Depends talaga sa tao. So, yung number 5 is, ito, lagi napapanood natin sa mga movies at saka sa mga culture. Lalo na kung gagawa ng mga projects or lalo sa trabaho. Ito na, yung bahala attitude. Bahala na si Batman. Bahala na attitude or bahala na si procrastination, manana habit. Yan. Nung tinuturo to sa school, yung manana habit, parang pagkatapos kumain, upo, magsisiesta, gano'n. Yan yung nasa isip ko eh, pahinga, laziness, tamad, gano'n. Tapos yung bahala na, yun nga, yung bahala na attitude, like, pag may, kunyari, magpapamilya, no? Parang okay na sila na kinasal. Bahala na yun.
yung future. Hindi nila pinaplano. Masyado silang actually, yung, parang masyadong yung, laid back ba? Laid back, di ba? Sobrang laid back. Actually, yan yung ugali ng isa sa mga kapatid mo, honestly. Sobrang laid back siya. Ano, nagpamilya, hindi niya nakakita. Walang plano. Yun nga, laziness, tardiness, yan. Lack of motivation. I don't know. Yun nga, lack of motivation sa buhay nga. Wala siyang ano sa buhay. Wala siyang plano nga eh. Plano, wala siyang concrete na plano. Bahala na si Batman. Hirap kausap yung ganun. Hmm. Ang hirap i-motivate. Ang hirap rin makisama. Hmm. Sa mga ganong tao. Kaya, minsan stress as toxicity. Minsan, kaya nga, iniwasan ko na yung, iniwasan ko na yung kapatid mo nito kasi, wala na akong, I don't want to waste time. Kasi kung na-waste ko yung time ko doon, paano naman yung mga time na pwede akong mag-improve sa sarili ko, kunin ko yung mga pangarap ko. Diba? Hindi, yun nga. Pag yung tao, hindi pa ready, natanggapin yung mga advice, at kung ayaw niyang tulungan ang kanyang sarili, wala mangyayari. Kaya give up na tayo. Kumbaga, ngayon, we let him be. Kung anong gusto niya, bahala siya. Bahala siya sa buhay niya. Problema niya, malaki na siya eh. Adult na eh. You're responsible enough. So ngayon, mag-isa na siya eh, nakaiwalay na siya. Nakaiwalay siya, di ba? Di ba yung mga kapatid mo, sinabihan na natin, you're adult na, you're not kid anymore, di ba? Nag-asawa ka na, nag-desisyon ka na, di ba? Once na, yun nga, nagka-anak or nag-asawa ka na, adult ka na, you made the decision, so bahala ka na sa buhay mo. So ang pinakang ano dito is, magplano talaga sa buhay para hindi ka maging pabigat sa ibang tao din. Siyempre, ang bawat tao may sariling pinagdadaanan tsaka buhay din yan eh. Huwag kang maging pabigat. Diba? Huwag lang sila huwag magpabigat. Huwag mag-procrastinate sa buhay. Kumbaga, parang feeling mo yung para ano ka, happy-go-lucky. Mali yun. Dapat magano ka talaga, magplano sa buhay. Yun. Ang ating may papayo sa mga may bahala na attitude. Para hindi kayong maging ano, pabigat, diba? Okay, and yung susunod nating toxic culture na natin, guilty ako. Na guilty. Pareho guilty tayong guilty tayo. Pareho tayong guilty. Oh, na-experience natin yan. Filipino tayo. Yeah. Yes. Yun, nag-i-start kaming mag-negosyo or yung parang network marketing, lagi kaming late. Sa mga meeting. Meetups. Yan, mga meetups or yung kliyente. Kaso ang kliyente kasi hindi nakapaghintay eh. Kaya kailangan you have to be early. Yan. And same din yung kliyente. Hindi nila nire-respect yung... Lalo na sa real estate. Late din sila lagi. Saka late sila lagi. Ako yung kliyente, right. But nihanap po yung tao eh. May oras yung tao eh, di ba? Yun. Yung sa, lalo na yung nag-ahente na ako, yung naging real estate broker na ako. Medyo, kung kausap ko malabong kausap, binibitawan ka na eh. Kumbaga, okay, let's not meet. I want pag to hindi eh. On time. Kasi paghintayin ka ng isang oras, maganon. So, yung punctuality talaga, especially in business, actually kahit saan eh, kahit saang part or aspect ng buhay, business, school, meeting, celebration, talagang napakalaga ng time kasi nga time is money. So, be professional and ano, punctual talaga. Kasi very important. Yung point ko naman dun is, kung magulo ka naman, one thing pa, yan na, besides Filipino time, diba, nag-usap kayo ng pinag-usapan nyo ganitong setup or yung ganitong time at saka some place. And yung kinabukasan, napupunta ka doon, change na tayo ng ganito, ng place, or change na tayo ng oras. Ano ka na? Diba? Nangyayari talaga yan. Nangyayari. Siyempre, real estate, ang susundin mo yung client.
Kaso na, kaya lang syempre. I would say to here, have the right to say it na because podcast naman natin to. Hmm. Is that, hello, may boy din kaming mga hente. Di ba? May boy din kami, may mga, may oras rin. Tsaka may appointments. May appointment kami. Hindi lang isang client ang kausap natin in a day eh. Marami. Kaya, dalawa, tatlo, oh, ang kung, trippy. Kaya minsan, kung sa phone call pa lang, magulo ka ng kausap, hanap na lang ako iba. Ang magulo kausap, especially sa time, sa time, sa appointment. Kasi pag sinabi ng appointment, talagang dapat sure na, sure din yung kausap mo. Kasi mababayaran ba niyo yung nawalang time sa oras ng ibang kliyente? Pangalawa, yung gasolina mo. Mm. Pagpunta mo doon, pagkain. Time talaga. Kaya you have to respect eh. Very important. Kaya nga nowadays, because of Zoom and other important technology for today, pwede nang gamitin eh. Wala nang reason na may pagmitang isang client nowadays na busy ako, we can talk to Zoom. And tsaka I can show you the property. Huwag malate. Kasi nga Filipino time eh. Kasi, lalo na pag interviews. Sa work job interview, dapat on time ka. Papakita mo na professional ka. Okay yung attitude mo when it comes to time. Kasi time is money. And yung company, they have a business. Actually, meron akong nag-interview sa akin eh. Sabi, ang interview time, 7 o'clock. Aba, 8:40 na, wala pa. Naghihintay ako sa Zoom. Yung na magsasabi siya sa akin na, okay, sige, mag-Zoom na tayo. Pinaghintay ako, eh, ayoko nang ganun eh. Kasi, kumbaga, nandun ako on time, before 7, nandun na ako, 6:30, 6 o'clock eh. Tapos, 8:40 na wala pa rin. Diba? So, mali naman yun. So, let's respect, show respect by being punctual. Saka ano, it's not the time, hindi mo pwedeng kunin yung time ng ibang tao. Kasi may allotted time talaga sila sa'yo. Appointed. Mayroon pa siyang other priorities. Kaya ako, kung yung mga ganyan, hindi na ako nakikipag, Doon mo malalaman, hindi okay itong company na to. Kaya, hindi ko na siya, nag-reply siya mga around 8:45. Sabi niya, hi Jelly, we can now, have a meeting. Ay, hindi ko na siya nireply yan. Kasi doon mo makikita yung type of people working in that company eh. Kung doon pa lang sa mag-interview, hindi na nirerespeto yung time mo. What more, 'di ba? So it shows. Ang kasi na-experience din namin 'yan eh. Yun nga guilty kami nung nag-start kami na, yun nga Filipino time, lagi kaming late. Tsaka ang hirap pag laging late. Yung hinihingal ka, kinakabahan ka, nandiyan na ba sila? Nandun na ba sila? 'Di ba? So very important talaga na dumating ka doon before pa nga eh, before nung time. Para you can relax, you can, di ba, check yourself kung okay ba, di ba? Kaya yung ganyan, for me, kung Filipino time ko usap ko, kasaping, let's set other time of meeting na lang. Hindi ako magagalit, let's set other time meeting. Kasi mga ganap. Na yung sure ka. I'm sure kayo pareho na nag-agree itong time na to, naka-block siya. Saka kung alam kong magugulo ka sa meeting, tapos bibili ka ng property, nako malabo to cause. Kasi sa property may impression million, na malabo. Million kasi ang price ng property. So dapat serious talaga, kung serious buyer ka, you'll be also on time and respect yung appointment na pinag-usapan. Diba? Kaya very important. Yeah. That's one of my lessons. So, yung mga nakikinig sa atin, kahit nag-aaral pa kayo, i-practice nyo na maging on time. Kasi magamit nyo yan sa lahat ng aspects, sa interview, pag nag-work na kayo, sa business, ganyan. So, yun yung maaan namin. Based from our experience. Yeah. Time is money. Next. And next is yung... Ito yata yung para sa akin. Para sa'yo to? Ikaw na magsabi. Number 7. Yung having a white complexion automatically means you're beautiful. Yeah. Yun naman? Yun. Bakit ako nagkatawa? Hindi kasi, kaya sinusama ko yan sa toxic culture. Kasi totoo naman eh, nung nag-aaral ako actually,
high school especially, kasi syempre dyan na yung mga crush-crush, yung mga barkada ko, ang dami nanliligaw sa kanila kasi mapuputi sila. So sa akin wala nanliligaw kasi morena ako eh, may team. So ang ting mas marami nanliligaw doon sa mga barkada ko na mapuputi. But, so yung colorism naging ano, equivalent na pag maputi ka, maganda ka. For me kasi hindi na eh. Nowadays nga because of hindi yun nga yung panahon ko dati, high school pa ako noon, di pa tayo nagkakalala noon. Yung sa, yun yung mindset nila. But, kaya yung self-confidence ko din at that time, very low. At the time na yun. But ngayon kasi, people are now speaking up. Kaya nga, meron ng mga morena groups eh. Morena podcast, morena, ano, Now, mas naging malawak na yung ano. So ngayon mas aware na ngayon eh. I think it's not much about it. Yung dati is dati. Oo, ngayon morena is beautiful na nga eh. For other people eh, especially me. Mm. 'Di ba? Morena yung napangasawa nung bola pa ako. Kaya ngayon. So yun nga, based from my experience naman, yun nga yung colorism. Kumbaga may discrimination, hindi ka liligawan, tsaka for example, pag mag-a-apply sa work, mas presentable pag maputi. Yung alam mo yun, may something eh. Pag maitim kasi, parang equivalent siya sa dirty, poor, ugly, parang ganun yung treatment sa'yo. Probably sa, ano yan, sa film industry. White and skin. Sa mga film industry, ano na. Oh, isa rin yon sa pag-artista. Pag-artista sa Pilipinas. Siguro na-impluensyahan din na yun lagi nakikita sa TV, foreigner, kasi, ano eh, wala akong makitang yung talagang morena type na Pilipina. Except lang, kasi mostly, sino ba yung mga artista natin kilala? Mostly kasi yung mga artista parang ano eh, ano half, tanong to? Half-breed? Half Filipino, half-breed. Half foreigner. Ang tawag ko na half-breed. Aso? yeah. Basta yun, half-half. Oh, half Spanish. Sarah Ironimo, pure yun. Oh, pure oh. Filipina. But Sarah, never... Pero nagpaputi rin si Sarah. Never being famous because of her face value. Ano siya? Voice. The voice. Hindi the voice, yung pagkanta, di ba? Doon siya nakilala, hindi yung sa face value itself. Di ba? Hindi sila yung, pero lang yung mga Pilipinong actors or actresses na na may laing may laing, kaya pansin mo or nasa industry na. Yan, yung artista, di ba, nakita nila mapuputi, mga foreigner, half-half, di ba? Kaya yung mga commercial, ano nakikita mo sa commercial? Whitening lotion, whitening soap, papaya soap, silka lotion, panay pang paputi. So, kumbaga, pag sinabing maputi ka, makinis ka, mas yung, in demand ang mapuputi. Yun ang dilema ng ibang girl, diba? Most of the girls in the Philippines. Gustong pumuti. Oo. Kaso yung ibang lahi, gustong maging marena. Yung mga mapuputi. Kaya nga, depende nga sa culture eh. So, parang punta ka naman sa ibang bansa, gustong-gusto naman nila yung skin na no mo, na morena ka. Skin tone mo. Ang ganda-ganda mo. Pag nandoon ka sa ibang bansa, pag dito sa Pilipinas, dead ma. Gusto nila mapuputi. Kasi nga, yun siguro yung wala tayo. Dahil nga, ang talagang kulay ng Pinoy, ano talaga, moreno-morena. Brown. Brown skin. Hindi na be proud. Because maraming mga ganda na eh. But... Kaya nga, yan yung experience ko nung high school ako. So, okay. Naging ano lang ako, nung ako'y nag-work na, doon lang nagano yung self-esteem ko na okay lang kahit ano, ganito yung kulay ko. Nagkaroon na rin ako ng self-confidence. I love myself at wala nang mas itim pa sa akin. Yun lang masabi ko. So, I'm the only one in the world. Totoo ba? So tanggalin mo na yung totoo ba yung sinabi ko? I'm only one? Yes naman. At saka ano, tanggalin mo na yung insecurities niya? Wala na, tapos na yun. Nasa, yan yung mga pagdaanan kong stage na part ng toxic culture ng mga Pilipino. Kaya ngayon, marami ng ano, may mas magaganda talaga. Tsaka maraming ano, kumbaga, yung beauty hindi lang sa skin color. Yung nga, ngayon, accepted na yung mga plus size, yung mga matataba, yung mga chubby. Kumbaga, beauty is in the eye of the beholder.
Tsaka ang mahalaga, confident ka sa sarili mo. You know that you are beautiful, you are unique. Nag-iisa ka, yung physical ano mo, traits mo, nag-iisa ka sa mundo. So, be proud, 'di ba? Flaunt it. 'Yun. Okay? Yeah. So next, oh ito para sa ito, ikaw ang nag-suggest niyan. Comparing people in such situation, yung okay. Comparing people or situation. O ba yung ano nangyari sa iyo? Hindi 'yon. Bakit di mo gayahin si ganito? Ah, yan. Lalo na yung comparing. I have experience sa mga reunion, no? Sa relatives reunion. Kasi si hindi mawawala yan. Bakit si ganito yung buhay, tapos yung buhay mo ganito. Oh. Diba? Diba? Open ba? Na? Buti pa si ganito nag-abroad. Ikaw hindi. Dito ka lang sa Pilipinas. Yung ganon. Buti pa yung tita mo, yung pinsan mo, na pagawa na ng bahay yung tita mo, ikaw wala pa. Kaya, ganon. I hate reunions now because of that. I hate sadly, those because of that. Yun ang mausapan eh. Toxic talaga sobrang, yun. Sobrang, ha? Di ang reunion, yung magkakamustahan kayo. But you cannot compare me. Compare. Kasi magkakaiba talaga ng personality, magkakaiba ng buhay, iba yung magkaiba path, ng pinagdadaanan. Iba yung pat ng taong yun. Iba yung pat ng ganito. Iba yung talent. Diba? Ha? Iba yung talent, iba yung passion. Hindi mo talaga mako-compare. Diba? Kaya, yun yung naano ko na naayoko. Tsaka ano yung sinasabi sa'yo ni Daddy? Hindi naman sinabi ni Daddy. Sinabi ng tita ko. I don't want hindi, sinabi si Daddy sa'yo. Ano? Yung sa situation. Ah, yung iba yun. Mamaya yun. Sabihin ko na yun. Yung tita ko sinabi, ito yan ha. If every time pupunta kami, nag-meet kami, syempre, lang kaso, mag-uusap kami. So may sinabi ako ng ganito, successful na ganito. Kasi yung anak ko, ganito din eh. Mas malaki yung ginagawa niya, mas malaki yung kinikita niya, mas malaki yung ano. Kasi yan ang kinikita mo. Ay, mga ganun ba? Kukumpare ka sa kanya sa anak mo. Kukumpare ka, yung anak ko si ganito ay magandang ganito. Kasi sa'yo. Kaya mas matanda siya. So, hindi ka mapagsalita. Kasi, gumagalang ka. But deep inside, talang nakaganan ako. Galit na galit ako. Ba't bakit mo kinocompare sa anak mo? Parang gusto kong sabihin, yung gusto ko na siyang sapawan na, alam ko anak mo yun, mahal mo yun. Kaso, nakaka-offend ka ba? Nakaka-offend ka. Kasi, I know. Kumbaga, hindi sila aware eh. Hindi aware eh. Nakakainis. Na mali na pala yung sinasabi nila. Mali na yung sinasabi mo na kukumpare mo ako sa anak mo. Kukumpare toxic mo. Toxic nga eh. Toxic. Sa ano? Wala akong pakialam sa success ng anak mo. Papakainin ba ako ng anak mo? Tutulungan ba ako ng anak mo kung nagka-problema ako? Mga ganun ba? Kaya mali talaga na sobrang, mag-compare. Anak mo. Alam ko, nanay ka, nagko-compare. Proud siya proud sa anak ka. Niya. Pwede mo sabihin yun. Proud ako sa anak ko kasi ganito yung ginangyari niya. Fine. But you cannot compare. That's offensive. Yung way niya kasi ng pagsasabi, offending. Hindi, offensive talaga. Ganun siya eh. Parang gusto niya, I want to be a star with sa reunion. I hate reunions because of that. Na mayroong pa-star. Yung pasikat ba na gusto niya, I'm the number one family here. Family member. Family member or family... Yung anak ko, ganito. Ganyan. Anak ko, ganito. Anak ko, ganyan. Anak ko. Gusto ko sabihin, F you ka. Bakit? Ikaw lang ba yung, yung anak mo? May success ba yan? May success din ako, no? Hindi mo ba alam? Graduate lang kami pareha ng anak mo. Kumikita kami ng anak mo. Hindi ako nagpapabigat sa anak mo. Gusto ko sabihin, fuck you ka. Kasi sorry for the word. Kasi nakakabwis na yung ganun. Kasi you cannot, in your mind. You cannot compare me. Pero hindi mo masabi. Kasi nga syempre nakakatanda sa'yo. O, katanda. Ngayon kasi kung uli kami mag-usap at sinabi niya, I will say to her, face, sasabihin ko sa'yo na
Who the heck? Oh, say it in a nice way din. Kumbaga, ha? Say it in a nice way din. Huwag kang bumaba sa level ng taong kausap. Hindi, you have to say them straight din eh, for me. Oh, straight. Na, in a nice way. Sabi mo, in a nice way. Kasi nakakatanda ka rin. Minsan sabihin ko sa'yo na, na wala na silang paggalang sa'yo. Hmm. Although, ginagalang mo sila, wala nang paggalang sa'yo. Kapuso mo, man. Relax lang. Kasi yung point, hindi naman yung galit ako. Parang yung point ko na, wala na silang, ginagalang kita. I-respect mo yung respect. Then, di ba? Respectuhin mo naman ako. Dahil kasi, mali talaga yon. Yung so you cannot compare me to your son. Period. Obo, sumakon laude yung anak mo. Whatsoever, anong laude yan? E paano kung bumalik tayo ng mundo, sila ang bumagsak at ako yung naging successful? Pwede ako magsalita na, o ano yung pagsasabi mo? Pwede yun eh. Mangyari eh. Pero hindi ka naman ganun. Ha? Hindi ka naman ganun. You know what is right from wrong. Pwede sabihin ano yung pagsasabi mo success. But I'm not that type of person. But, kaya nga, kung mag-reunion, I hate reunions, lalo na yung lagi na lang may problema, kung marinig sa kanila, lagi na every reunion may problema, I hate that. Kasi ka, ang reunion, mag-usap lang kayo. About, tayo yung mga pinagsamahan natin, yung mga gano'n. Yun lang, not all. Yun nga, naging ano na nila kasi yun, nasa sistema na nila, yung mga matatanda ganun talaga. So, yan, part talaga siya ng toxic. So, yung mga nakikinig sa atin, we should really learn from our elders, especially yung mga wrongdoings nila na huwag na natin ipasa sa mga anak natin, sa mga next generation, especially sa mga reunion. Huwag na mag-compare-compare. Just be happy. Kwentuhan lang. Sharing. Diba? Okay? Next. Yan. Ayan, number nine. Mayroon pa nga. Ay, nga pala, sorry. Yung kay daddy? Okay, yung sinasama kay daddy, diba? Na, sige, go. Na ano eh, ito yung laging this statement, lagi ko narinig sa mga matatanda. Nung panahon ko, kasi iba, ito yung ginagawa ko. Nung panahon ko, yung ginagawa ko. Yeah, I understand yung experience nila. Naglakad kayo ng 5 kilometro, so kailangan nyo, mga ganun ba? So yung panahon ko kasi ganito yung ginagawa ko. Yeah, I understand the hard race. I know yung nangyari sa'yo yung experience. But you cannot compare yung present sa 30 years or 50 years ago. Hmm. Kasi iba na eh. Hindi mo ma-impose eh. Hindi niya ma-impose. Magkaiba eh. Magkaiba. Kasi yung problema mo noon, yung problema talaga ngayon. Oh. Yung experience mo, may matututunan ako sa experience mo. Kaso, iba yung perspective na yung time's changing, the problem's evolving, the solution's evolving too. Diba? Kaya, hindi mo masabi, ito, huwag mo sabihin ito sa anak ninyo or sa younger, yung panahon ko, ganito-ganito. Dapat ganito-ganito. Hindi pwede. Magkwento lang, pero hindi ka mag-impose. Dapat ganito, kasi ito yung ginawa ko noon. Maring, ito yung mag-share lang. Sabihin mo na lang na, ito yung ginawa ko noon, hindi ko alam kung ma-apply mo ngayon. But may matutunan kasi experience ko. Pero hindi mo talaga makakompare yung sitwasyon nung era nila, tsaka yung generation natin ngayon. I respect ngayon. Yung era nila, yung era ng past. Kasi marami kong matutunan sa past. Pwede mong gamitin in the future yon. To learn. And to grow. Hmm. But you cannot compare yung situation. Yep. Yan. That's right. Yan yung pinaka, based from Benji's experience. Hindi, nagin mo yung sa matatanda eh. Yung, diba, lalo na kung sa reunion, diba, akin yung sabihin sa'yo na, bakit hindi ka pa na tag-doktor. Bakit hindi ka kagaya niya? Bakit hindi ka kagaya nito? Diba? Yung parang nakaka... Kaya minsan, ayaw ko puntang reunion, nabubwisit ako because of that. Nakaka-offend eh. Kaya ayaw ko puntang reunion because of that. Yan. Makaka-relate din yung mga listeners natin. Kasi marami nag-reunion ngayon. Kaso, kung yun yung marinig mo, masisira lang araw mo,
Alis na lang ako. Kaya nga minsan, I work silently and my socks will do the noise. Ganun na yung ginagawa ko yun. Yan. Okay. And, so, sa mga naikinig sa atin, wag na natin gawin yung mag-compare-compare ng mga tao at mga sitwasyon. Okay? Okay. Next. Next yung nowadays, yung panahon, yung belittling the arts and music careers. Yung panahon natin, oo, ng 90s. Ang hirap mag-career eh. Because in, oo, kasi ikaw, experience mo, nagbabanda ka, di ba? Ang hirap. Ang hirap. Wala kasing social media eh. And nowadays, putya, kung magaling ako kumanta, putya, pwede ka ng ano eh, mag, hindi na YouTube, mag, ano ka lang eh. Oh, mag-YouTube ako ah, gawin mo ako ng channel. O, yung Omigel, Omigel ba yun? May tinatawag ng Omigel na you meet somebody and then pwede mo i-record, then pwede ka mag-perform sa kanila or mag-live ka, may ganon, tapos kikita ka kung ano ka, artist ka. Oh. Yung mga artist ngayon, kumikita. Kumikita dahil doon. Oh, pero at that time, nung 90s, 2000, hindi siya in demand na trabaho. So, yung toxic doon is, yun nga, belittling arts music na career. Kumbaga, hindi sila believe sa mga tao na pumapasok sa ganong karera. Yung sa arts, music. Kasi walang pera dun eh. Ang pera nasaan? Sa doktor, sa nurse. Kasi yan yung in demand at that time. At kasi at the time, engineer, seaman. Ano mo, kung musician ka, kailangan anak mayamang ka. Oh, kasi or instrument, dapat may support ka. May pambili ka ng mga gitara mo, di ba? Oh, yung equipment mo. Kaya mahirap din talaga. Mahirap din, honestly. But talaga kung passion mo eh, di ba? Oh. Kaya lang syempre nung ikaw, nung nagbabanda ka, di kasi yung support ni daddy. Ay, hindi. Hindi ako sinusuportahan. Kasi syempre, ang gusto ni daddy, yung professional. Working class si daddy. But nowadays, ngayon, yung mga musician ka. No? Grabe. Create ka ng YouTube channel. Create mo ako ng YouTube channel, kakanta ko. Para pwede lang gumawa ng YouTube channel. May hirap mag-edit. At saka dami kong ini-edit. I-hire kita. Babayaran kita ng pagmamahal. Pagmamahal? Ginagawa ko lang ngayon yun eh. Ayun. So, yun yung toxic nga. Kasi nga, before, oh, if you're wala art, silang bilib. Music na. Wala kasing pera dun sa ano, arts and music. Oh, basta painting, you have to, ganyan. If you have the balls to do it well on that category. Saka passion. At passion mo talaga. Pwedeng-pwede. Nakikita ka social media. Siyempre, iba-ibang style, di ba? Oh, tsaka mas marami na naka-appreciate sa art ngayon. Oh, kasi diba? If you are a musician, you can record your own studio music on Spotify na. Hindi na basta-basta. Oh. Diba? When do we our podcast, we do Spotify. Oh, na. Ngayon, nagpa-podcast, di ba? So marami ng ways ngayon. Which is yun yung very good. You don't have advantage. That luxury dati na pwede. Ngayon. Kaya maswerte tayo ngayon. At the time. So I understand that. Ngayon. So, but ngayon, you cannot belittle this arts and music career. Kasi lahat naman ng career, ano yan eh, pantay-pantay. Kumbaga, saan talaga yung gusto mo? Hindi lang dahil kikita ka na malaki. Ano yung gusto mo? Ano yung passion mo? Para maging masaya ka naman, hindi yung puro pera, alam mo yun. Nakaka-burnout kasi yung puro pera. Pero kung mahal mo yung ginagawa mong trabaho, yun yung passion mo, go for it, diba? Yun. Go. Yun, okay? And lastly? Ayun, English is the base of intelligence. Yan. Ayan, I don't know bakit. Kung magaling ka mag-English, ano yun? Hindi, nakabilib. Bilib daw, hindi. Yung nakaka... Nakaka-wow! But I don't know na, ngayon kasi nag-evolve na ngayon ang ano eh. But toxic siya dahil kasi kung nag-English yung kala mo, matalino ka na. May iba-iba kasing talino eh. Diba? May iba-iba kasing talino. Kung mag-English ka mag-English, matalino na, no. May tinatawag na ano eh, intelligence levels ng tao eh. May intelligence quotient, may adversity quotient, may emotional quotient. Diba? Hindi sukatan. Pero it can be part of it.
For you to be successful, pero hindi siya sukatan. Isa sukatan ng intelligence. Probably is a skill that would be good in communication, but it's not the standards to be intelligent. Diba? Kasi yung for me, kung naging English ka, yeah, pwede kang magpasiklab ka, naging English ka. In a certain way, pwede mong gamitin. But in a, ilagay sa lugar. Hindi ka pwede mag-ingit sa taong hindi nakakaintindi ng English. Baka sa pokwing ka na lang ng tao eh. O pagtawanan ka eh. Kasi, because English spoken in ka. Tinatawag nilang English dollar. English spoken in dollar ka. Tinatawag ng ibang Pilipino, di ba? Diba? Kaya yung sa akin, kung nag-English ka, for me kasi, I'm from sales. Kaya kung nag-English ka, mag-English ako. Kung hindi naman, nilulugar ko. Kumbaga, the way... Ginagamit mo naman sa business. Ah, gamit ko. Sobrang, eh, we're from the call center. Tsaka ang toxic pa, when it comes to English, yung mga Pinoy, masyadong seryoso, focus sa grammar. Oo. Yung masyado silang ano, pero pag sa ibang bansa, actually, they don't care about the grammar. Ang mahalaga, ma-communicate mo yung gustong sabihin at naiintindihan ng kausap mo. Yeah. Conversational. Yun nga, but in the way, if you do the English thing or the English language, it takes an opportunity to express yourself in a certain degree of way na anong pagsasalita, anong language yung ginagamit mo. Kung English or English. Kung iba naman. Kung depende sa kausap talaga. Depende sa tao. You cannot say na yun yung standard ng paggamit ng English language, eh, ito na, magaling ka na. Hindi, marami ang kilala ang marunong mag-English, hindi naman magaling ang magaling eh. Diba? Oh, so, yun nga yung naging ano eh, mindset. Patayan. Siyempre, pag nag-English, wow, English speaking, di ba? Siyempre, iba pa rin yung, iba pa rin ang dating, di ba? Lalo kung nasa probinsya. Iba pa rin. Oh. Nai-intimidate sila. Kaya the way of intimidation is to talk to English. Nowadays, ano nga eh, hindi ko ginagawa. Depende talaga sa sitwasyon. Kung nag-intimidate ka, lalo na sa mga street guys, mag-English ka sa mga tricycle driver, hindi mo ma-intimidate yung mababad trip lang sa'yo yun. Sasapakin ka lang yun or susuntukin depende ka lang. Depende sa sitwasyon. Depende rin sa sitwasyon. Huwag ka lang, ilugar mo. Diba? For me, ganon. Kaya, for me, it's not batayan ng pag-i-speak ng English. It's a... part of it, yeah, but not the ano. Advantage. Oh. On a certain way, you can go to a call center agent kasi fluent ka sa English. Or it's a way of being a professional kasi magaling ka mag-English. You can communicate with other people na may profession. Kasi, part siya ng ano. Kasi pero, iba kasi sa corporate ladder. Kailangan mong marunong mag-English kasi yung kausap mo, nag-English din doon. Wala kang magagawa kasi itatrabaho sa opisina. Kasi yung mga karaniwang Pilipino, kung kumikita yan, nagbebenta-benta, hindi marunong mag-English masyado yan. Karabaw English lang sila. Diba? Kung nagbebenta-benta, naroon sa e-commerce, dropshipping, hindi marunong masyado mag-English yan. Marunong sa basic. Kaso, hindi talaga yung expert. Diba? Ang mga... So, yun. Yun lang. Yun lang. Yung ilugar. Ilugar nila. Hmm. Yun nga. Tsaka maraming forms of intelligence. Hindi lang yung language. Yan. Okay? So... Okay. May masasabi ka pa ba sa mga add-up sa mga toxic culture okay ng Pilipino? Kasi we are Filipino. So, hopefully, marami silang natutunan natin mga listeners sa in understanding yung toxic Filipino culture. At sana mag-change natin itong culture na to. For me, kasi... change for the better. Kasi we are Filipinos, we're very skillful, patient, hardworking tayo. Hardworking. Madiskarte tayo, mga Pinoy. Tanggalin lang natin to, uunlad tayo. Uunlad tayo, at di kayo makakasakit ng ibang tao. Yun. But sad to say, it reality, will be a better place. Sad to say, in reality, hindi mo na agad matatanggal. Nasa kultura rin, naka-embedded na sa... Pero yung generation natin ngayon,
we are smarter, so yung mga naikinig sa atin, we learn a lot from the elders, and yung mga negative ay i-change natin into positive. Yeah. So we are finishing this podcast, guys, na kasi nga we share all our experience and insight about toxic culture ng isang Pinoy, isang Pilipino. Kaya sana may matutunan kayo dito, and please follow us to our podcast or to our Spotify, The Voice of Experience, and you can follow me, Benjamin S. Palaroan Jr., to my YouTube channel, because I post some insights in real estate, in business, and other vlogs na ginagawa namin. So, we're signing off. Dear, do you have any last... Yun lang. Or? So, looking forward to our next episode. So, just wait and chill lang dyan. Para sa next episode. So, again, thank you so much for our new listeners and sa ating mga followers. Thank you so much. Thank you very much, guys. And we're signing off. This is Benji and... Jelly. And we are the... Voice of Experience. Bye for now, bye, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.